welcome to this video series about Git and GitHub Foundation, a video series na ginawa para sa MSU-CAD students para makapag-collaborate sila with their fellow students and their respective teachers. Kung naghahanap ka ng sagot kung paano ang programming laboratory sa sitwasyon natin ngayon sa pandemic, ito ang sagot sa tanong mo. Sa sitwasyon natin ngayon, isa sa pinakamalaking problema na hinaharap ng mga estudyante at ng mga guro is ang problema sa internet connection. Sa case ng mga programming activities na kailangan gawin ng mga estudyante, naisip namin na maghanap ng platform na pwede gamitin ng mga estudyante online or offline. Isa sa mga opinion is ang paggamit ng Git and GitHub. Kaya naisip namin na gumawa ng video series about Git and GitHub Foundation for MSU-CAD students. In this video series, I will walk you through to the necessary things that you need to know about Git and GitHub. Starting in this video, you will learn about the definition of terms and technologies na ginagamit ng mga programmers who are working remotely or from home in the industry right now. And in the upcoming videos, you will learn about basic foundations of GitHub. You will learn as well how to set your local development environment with Git and GitHub. You will learn as well how to execute your activities in a remote environment with GitHub Actions. And lastly, pag-usapan natin kung paano may maka-join with the MSU Programmers Community in GitHub. Let's talk about the important terms na ginagamit ng mga programmers in the industry right now, beginning with the term code base. Ang code base by definitions is the complete body of source code for a given software program or component. Ibig sabihin, ang code base ay ang lahat ng source code na bumubuo sa paggawa ng isang software program o component. Sa traditional na practice natin, dinalagay natin lahat ng source code sa isang folder. So pwede mo mag-consider na ang folder na nilagyan natin ng lahat ng source codes natin sa isang project ay isang code base. Ang nakasanayan natin, nilalagay natin ang code base ng mga activities sa isang folder o sa network drive sa laboratory. Ang problema doon, pwede mawala ang code base at hindi na siya ma-retrieve. At posible rin na ang code base na yun ay makuha ng ibang estudyante. So kailangan natin ng software tool na pwede niya matrack yung lahat ng versions ng code base para in case mawala, pwede natin siya ibalik. Doon papasok ang next term na pag-aralan natin, ang revision control. What is revision control? Revision control is also known as version control, source control, or source code system. It is a software tool used by programmers to manage their source codes. It is used to give versions or revisions to the code base. Each version is a given timestamp and the person who is responsible for the change. Ibig sabihin, ang revision control is ang software na tumutulong sa mga programmers para matrack nila lahat ng changes nila sa isang code base. At nang sa ganun, malaman nila kung gaano kalaki ang contribution nila sa isang code base at malaman din nila ang contribution ng mga peers nila sa code base na yun. So pwede siya gamitin as a collaboration tool with a software development team. Para malaman ng revision control ang lahat ng changes sa isang code base, kinakailangan niya ilagay lahat ng information sa isang database. Doon papasok ang next term na pag-aaralan natin, which is ang code repository. What is code repository? A code repository is a data structure that stores the metadata for a set of files or directory structure. Ibig sabihin, tinitrack niya lahat ng metadata sa isang code base. The metadata that the repository contains are the historical records of the changes in the repository. The changes is represented in a commit action.
As part of the repository, it contains the set of commit objects, as well as the references to the commit objects called heads. As shown here are some of the code repository available in the industry right now. We have here the Bazaar code repository, Subversion, Git, TFS or Team Foundation Server, CVS or Concurrent Version System, and Mercurial. In my experience in the industry, ang nasubukan ko na code repository is SVN, TFS or Team Foundation Server, and Git. So far, ang pinaka nagustuhan ko is Git for the reason na open siya, free siya, and pwede rin siya distributed. Ibig sabihin, pwede mag-exist ang code base ko in a different location, allowing me to collaborate with my peers remotely. Most of the revision control is driven by command line interface, and in this video series, we will focus on Git revision control. So let us learn some of the important commands available in Git. First is ang Git clone. Ang Git clone is ginagamit para mag-copy ka ng isang code base to another location. Next is add. If na-clone mo na ang isang code base tapos gusto mong mag-add ng files, gagamitin mo ang git add. Next is ang git commit. Kung tapos ka na sa mga change mo, tapos gusto mo na siya isubmit dun sa repository, gagamit ka ng git commit. Next is git push. Kapag na-commit mo na lahat ng changes mo sa local repository mo, tapos gusto mo isubmit ang lahat ng change na yon sa remote repository, gagamitin mo na command is ang git push. Ang next is git pull. Kung meron kang gustong kunin na changes sa remote repository papunta sa local repository mo, ang gagamitin mo is ang git pull. Next is ang git checkout. Kung gusto mong i-download ang isang branch ng isang codebase, ang gagamitin mo isang checkout. Ang checkout din ang ginagamit para mag-create ng bagong branch. Next is git init. Ang git init is ang ginagamit para mag-create ng fresh na project. Next is git status. Ang git status ang ginagamit para malaman mo kung outdated na ba yung local repository mo from the remote repository. Next is ang git log. Ang git log ang ginagamit para malaman mo ang mga recent changes sa repository mo. Ang git revert ang ginagamit para ma-revert mo yung code base mo sa previous na revision or version. For now, it's important na ma-familiarize ninyo ang mga git commands na nabanggit. Nang sa ganun, malaman ninyo kung ano yung mga capabilities na pwede maibigay sa inyo ng git. In the upcoming videos, i-demonstrate ko sa inyo kung paano gamitin ang mga commands na to in an actual environment. I hope marami kayong natutunan sa definition of terms and technologies na ginagamit ng mga programmers in the industry right now. In the next video, you will learn about GitHub Foundations, and I will demonstrate to you some of the GitHub features and Git operations in GitHub. If you have questions or clarifications, please tell us in the comment section below, and don't forget to subscribe for more videos.